Welcome to Business 101 with Popoy, the businessman. Star, kamusta po? Good morning. Ano ba ang mga kakailangan? Paano ba kung ikaw ay mag-set up ng business? Ano ba ang kailangan natin mga dapat isipin? Magandang umaga po sa ating mga suki o sa ating mga sa ating mga participants, sa ating Entrepreneur 101, Business 101. Itong pag-uusapan natin ngayon, ito yung tinatawag nila the basics of putting up or establishing a business. At ito po ay aking natutunan din sa aking profesyon bilang isang real estate broker. Ito po ay scientific at base din doon sa mga readings na ibinigay sa amin. So ngayon, mag-umpisa na tayo habang tayo ay naglalakbay papuntang Yanco. At kinikinig lang kayo dyan mga kapatid at mga kasama, mga kanegoso. Well, sa pag-put up ng business, lalo na kung ikaw ay first timer, ang una nating inaalam dyan sinasagot mo yung tanong, bakit yan ang business na naisipan mo? Okay. Bakit yan ang business na naisipan mo? Siyempre, ang sagot niyan, sapagkat ito po ay patok. Okay. Bago po ako pumalaot, ay magbigay ako ng illustration. Okay. Merong village. Merong isang village na payak ang kanilang pamumuhay. At meron isang kapitbahay na nagtayo siya ng hot cake. Alam mo yung hot cake? Hindi hot cake ha. Hot cake. Ngayon yung hot cake niya, nung una ay hindi pa kilala. Pero later on, nung nakilala ng mga tao, ay dinumog ng mga tao. So ano ang keyword doon? Selling your product through advertisement. Ibig sabihin, pag mag-business ka, unang-una dapat alam ng tao na nag-i-exist ka. At ano ba produkto mo? Ngayon, dinumog ng tao yung hot cake. Okay. Hot cake. Ngayon, naku, pumatok yung kanyang hot cake. Ang daming mga tao, ang daming mga kapitbahay na bumili, pila-pila talaga doon sa hot cake. Ganun. Naku, after a week, nag-o-observe lang pala yung mga kapitbahay. Naku, si Juan, nagbenta doon ng hotcake. Naku, patok na patok. So, ang ginawa ni Pedro, sabi niya sa asawa niya, magtayo rin tayo ng hotcake. Yan. So, nung nagtayo sila ng hotcake, ang mga tao ngayon, meron tinatawag na competitor. So, ibig sabihin, kung ikaw ang si Pedro na bagong put up, dapat lalamangan mo sa pamamagitan ng quality. Diba? Quality, delivery of service, yung bilis, kasi nga meron ng competition. Ito naman si Juan, palibhasa, si Juan ay nauna, dapat talagang i-maintain niya, no? Dapat ay i-maintain niya yung kung paano siyang nakilala ng mga tao. Siyempre, yung kanyang quality of service, yung lasa, yung produkto, yung ganyan. Yun yung gagawin talaga ni Juan. After 1 month, nako, eto na naman si Pablo. Nainggit si Pablo. Naku, nainggit ngayon si Pablo. Sabi niya, naku, yung sales ni Juan,
na 10,000 isang araw, nababawasan na yun. Kasi meron na siyang competition, si Pedro. Yung 10,000 niya, mga 7,000 na lang, minsan 6,000. Kasi nga, meron ng competitor si Pedro. Nagtayo ngayon si Pablo ng hot cake din. Oo, nag-ano rin si... Eh, magaling mag-discarte ngayon si Pablo. Meron siyang mga promo. Sabi niya, ito si Juan, kilala na. Ito si Pedro, lumamang siya doon sa quality. Ano ba yung aking i-offer na bago? Nako, ang ginawa niya nung nag-opening siya sa kanyang hot cake, nagpamudmud siya ng libreng hot cake. Tapos lahat ng pinaka maganda na wala kay Juan at kay Pedro, ibinigay niya, libre pa. Di yung mga tao, syempre tuwa talaga sila. Dahil nung una nilang natikman, grabe ang ano. Sa makatuwid, itong tatlong ito, nag-competition na sila ngayon sa hot cake. Bakit? Kilala sila ng tao, so meron silang advertisement. Nagko-compete sila doon sa tinatawag nating quality of product at saka quality of service, kasi dalawa yan eh. Maari maganda produkto mo, ang susungit naman ng mga ano mo, personnel. Or malambing yung mga personnel mo, mababait sila. Pero yung quality naman ng product mo ay ano, ay hindi naman maganda. Wala rin yun. Dapat magsasama yun eh. O, dapat magkasama yun. Ngayon, hindi tatlo na sila. Meron silang kapitbahay na nag-u-observe lang pala. O, yung kanilang kapitbahay ay, yung pang-apat na kapitbahay nila ay si Boy Kalawit. Ito si Boy Kalawit. Nag-u-observe lang pala sa tatlo. Ang sabi niya, yung kapitbahay ko ang binibenta hot cake, competition sila, ganito ang gagawin ko, magtatayo ako ng business. Ngayon, ano ba ang business na itinayo ni Boy Kalawit? Yung raw products. Nagbenta siya ng harina, nagbenta siya ng asukal, nagbenta siya ng margarine, nagbenta siya ng mantikilya. Lahat ng mga raw materials, ingredients sa paggawa ng hot cake, bininta ni Boy Kalawit. Ibig sabihin, yung mga tatlo ay hindi na sila pupunta ng malayo. Kasi meron ng ano. Sino ngayon yung umaman? Edi si Boy Kalawit. No, dito sa illustration na ito, meron tayong makukuha mga basic principles sa pagtayo ng negosyo. I-evaluate muna natin. Number one, si Juan. Si Juan, nung wala pa siyang competition, Juan can easily monopolize. Yung word na monopoly is actually a big word in the business. Kaya sa ating constitution, bawal yung monopoly. Dapat merong healthy competition. Yung monopoly, bakit? Kasi yung law on supply and demand, kaya nilang idikta. Wala silang kompetensya eh. Wala silang kompetensya. Sila magtaas ng presyo. Correct, magdidikta sila kahit na pangit ang lasa, kahit na pangit ang services, sapagkat walang kompetensya, eh, no choice yung mga tao. Yun ang nangyari doon kay Juan, nung si Juan ay nag-iisa pa lang. Diba? Pero nung pumasok na si Pedro, aba, pumasok yung mga basic element ng pagtayo ng negosyo. Number one, competition. Nung pumasok na ang competition, dapat yung advertisement mo, dapat talagang kilala ka. You have something to offer. Pumasok na doon yung principle of quality. Quality of product that you are selling and the quality of services
that you are delivering. Yun, di ba? Ngayon, nung pumasok na si Pablo, aba, mas matindi na yung competition kasi meron tayong tinatawag na strategy ng business. Ano bang yung mga strategy ng business? Ano bang ginawa ni Pablo? Di ba nagpa-free taste siya? Alam mo kasi ang tao, lalo na ang Pilipino, kahit na sintimo lang yan, kahit sintabo lang yan, pag binigyan mo yan ng discount, radyo bandido na kaagad yan. You will spread, mag-i-spread yan sila ng balita na doon kayo kay Pablo, kasi ang bait-bait ni Pablo, bait pa ng tindera, at saka alam mo, nako, free taste. Ganun. Kaya ang mga malalaking business sa Pilipinas, yung mga Ayala Corporation, meron silang charity, meron silang libreng mga, yung mga free medical assistance, meron silang mga, ang dami nilang ginagawa to sacrifice, kasi ang akala natin sakripisyo yun, pero yun pala ay strategy yun ng business. That is actually strategy of business, na yung gagastos ka, na ako, sayang naman, business naman ito, ay hindi yun. Kasi yun pala ay technique. No? Yung pala ay technique sa pagninegosyo na ma-appreciate ka ng tao. Yan. So, ngayon, yan yung overview ng pagninegosyo. Okay. Ngayon, dito ka naman sa internal. Internal. Diyan mismo sa sarili mong company. Number one talaga diyan ay yung interpersonal relationship. Kaya nga ang tawag niyan is human resource. Ang ibig sabihin na human resource, walang negosyo mag-prosper kung ang pag-aalaga ng tao ay hindi maganda. Kaya human resource ang bumubuhay ng ating negosyo, yung ating mga tao. Kaya sa batas natin, merong bonus. Sa batas natin, merong 13-month pay. Merong incentive. Merong mga commission, upang sila ay i-inspire, sapagkat sa kanila nang gagaling yung paglago ng negosyo. At tandaan natin, mga kapatid, nakasalalay sa ating mga tao ang ating negosyo. Because if they are giving justice true to their heart, according to their responsibility and function, maganda yan. Pero kung ikaw ay tatraidorin ng iyong mga empleyado, bagsak talaga ang negosyo mo. Kaya meron talagang mga likas na talagang mababait talaga, at sila yung bukod na pinagpala. Kaya sa decision making, punta tayo ngayon sa labor. Sa labor law, meron tayong tinatawag na collective bargaining agreement. Ibig sabihin, binibigyan ng batas ang mga empleyado na makisangkot doon sa usapin ng decision making for purposes of disclosure and transparency, na okay, ito po ang setup. Bigyan ko kayo ng classic na example. Noong mga 1990s, even 80s, yung Philippine Airlines, grabe yan kung magwelga. Grabe, grabe talaga. Na kinalulugi talaga ng Philippine Airlines sa management. Pangit na servisyo ng dati. Oo, makaka-apekto yan sa services, ganyan. Kasi nga, kontra eh. Ang mga tao, ayaw nilang ibuhos yung kanilang paglilingkod. Kasi nga, galit sila sa management. May mga demand na hindi maibibigay. Maaring sa side naman sa management, ang demand nila is too much.
So, ganong klaseng usapin mga kapatid. Alam nyo, anong ginawa ni Lusutan? Miniting niya yung Palaya. Palaya is actually the Philippine Airlines Employees Association. Yung kanilang ilang union. Alam nyo ang ginawa ni Lusutan? Ginawa niyang stockholder ang bawat membro doon. So, ibig sabihin, kung tayo'y may gain sa taon na ito, meron tayong distribution of dividends. So, yung mga tao ngayon, naiba yung kanilang mindset. Sabi ng mga empleyado, gandahan natin ang ating serbisyo. Kasi kung maganda ang serbisyo, tayo ang makikinabang. Kasama tayo sa policy making body. Tayo ay mga shareholder or stockholder. Yun, doon nag-umpisa mga kapatid. Yung muling pagbangon ng Philippine Airlines in terms of quality of services. Kasi nga service, ang kanilang produkto ay service. So yun. So sa makatuwid, ang ating mga empleyado, sila ang buhay ng ating negosyo. Kasi hindi tayo 24 oras na nakatutok sa kanila for purposes of supervision. Naandun yung trust and confidence. Kaya nga yung breach of trust and confidence sa ating labor law is one of the grounds para merong dismissal, no? Dismissal pwede mong i-dismiss yung empleyado kung wala na yung trust and confidence. Halimbawa, cashier, ninakaw niya ang pera. O kaya, bank manager, ninakaw niya yung pera. Ayan. So, ganun yan mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang pinakamaganda ay ang ating mga empleyado ay isama natin doon sa usapin. Oo, naandoon yung tinatawag nating privacy and exclusivity. Pero, pwede naman natin i-divert yun eh. Ibig sabihin, pwede natin silang kausapin na, okay, yung raw lang ang information na ibigay natin sa kanila. Sabihin natin na, alam nyo, medyo lugi tayo. Huwag mo nang i-ano yung detail, pero alam nyo, lugi tayo. So, gusto ko kayong hikayatin. Pag naabot natin itong target na ito, magbibigay tayo ng commission or incentive or ganyan. Tapos, alam mo kasi yung mga empleyado, pag nakita talaga nilang sincere ka, pag nakita nilang ikaw as a business owner ay hindi ka lang focus sa sarili mo, hindi ka lang focus sa kita mo, kasama sila sa pag-unlad, so suportahan ka talaga nila. Sila mismo, mag-iisip sila kung paanong magtitipid and yet they can still deliver the quality of product and services we are offering to the market or to the public. Okay. Maraming salamat. So, ano tayo? Break muna tayo. At tapos, didiscuss ni Popoy, the businessman, ang iba pang mga detalye. At makikinig muna tayo ng mga message from our sponsors.